Thou shalt beat him with a rod, and shall deliver his soul from hell. Let's pray. Panginoon, salamat sa iyong salita, Panginoon, ang huli. Ngayon, may nasa another chapter yung kami, Panginoon. Maraming po, but we pray na, especially sa mga kabataan, may tindihan namin to, Lord. Yung salita lang nagtuturo sa amin kung paano kami dapat mabuhay, at kung pagandaan namin sa buhay, yung dapat namin gawin at hindi gawin. We pray kayo po, mga kapala, Lord, na pag-aadok ng gabi. In Jesus' name, we pray. Amen. Mga kapo na po. Lapit na tayo. Okay. When thou sittest to eat with the ruler, ano yung ruler? Sino kumakain dito kasama ni Mayo? Sino yung pinaka malak? Si Bob, anong sinong nakasabay mong kumain ng ano, medyo matindi? MVP lang, private corporation. Sino pa? Consilor. Sino yan? Si Mama. Sinong kumain? Sila. Ano meron? Wedding. Ayan. Okay, sa Tagalog, sinabi dito, pag ikaw doon kakain, at ikaw kasama yung mga ruler, ano ba yung mga ruler? Mga mayor, presidente, sino man yan. Consider diligently what is before. Di ano sabihin nun? Ano yung consider? Parang isipin mo, isalang-alang, or isipin mo na mabuti, diligently, di ba? Ano yung what is before thee? Nasa harapan. Nasa harap, ano yung nasa harapan mo pag kumakain ka? Yung, siyempre pagkain, di ba? Pero sabi dyan, which is, sabi dyan, and put a knife to thy, naku, magkapakamatay ka yun, yung may sabihin nun, if thou be a man given to appetite, hanggang ano to eh, ang get dito. Be not desirous of his dainty. Sinong his? Ruler. Yung ruler, di ba? Kasi, minsan, especially mga ruler, itong birthday yun eh, or sa kasal. Pero pag naghanda daw yung mayor, hari, pinaghanda ka, kahit ka, mga company, ano. Ngayon, sabi nga sa inyo, last ano, di ko rin natinan eh, kasi po, kalokohan. Okay? Hindi naman lahat, yung iba maganda rin. Kasi nag-report sila kung ano yung nangyari for the year. Pero minsan, merong iba yan, meron silang ibang dahilan bakit kailan pinapakain. Yun yun. Okay, kaya sabi dyan, put a knife to thy throat if thou be a man of given to appetite. Ano yung sabi ng given to appetite? Sabihin? Masarap ang pagkain. Oo nga. Medyo nahihiya si daddy. Ano yung pinak? Appetite. Ganang kumain. Eh, pag sinabing given to appetite, ano yung sabihin nun? Malakas. Yun. Masiba. Kasi nga, pag hindi mo iniisip, kaya ka pala pinapakain, mayroong isang nagdata sa akin. Hindi umatid kasi ako ng seminar. In-invite lang ako, usap daw kami. Hinandaan ako ng napakasarap na sandwich. Sarap talaga. Tapos biglang inoperan ako ng trabaho. Okay lang, tabaho. Kaso maliit yung sweldo. Pero medyo binabola ako. Kasi alam mo, umuha ano ko eh, may potential ko eh. Eh, pag amin ako, gusto maging ano ako, parang maging tagapagsalita lang, ganyan. Eh, sabi ko, kulang na kulang yan. Hindi ko kaya. So anyway, pero hinandaan ako ng pagkain. Hindi namin siya ganun. Ano dala siya? Sa mga boss, tama rin, sa networking. Apakainin ganyan. Tapos, operan ka na nang hindi mo matatanggihan. Di ba? Ganun din kahit yung mga boss na minsan, na-operan ka niya na kung ano-ano. Mag-isip ka, yung sinasabi nito, hindi sinabi niyo, basta pinakain ka lang, ay mahal na mahal ka ng taong yan, dapat magtiwala ka sa kanya. Yun ang pinaparating niya. Pero sa Bible, ang galing ng Bible, pinapalalahanan ka niya, pag ikaw ay pinapakain na, okay, mag-ingat ka. Again, di naman sabi dyan. Ibig sabihin, again, ano yan, ang talaga rin dyan. Idiom yan, di ba? Yung put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite. Kung masiba kang tao, pigilin mo yung sarili mo. Huwag pinapaka. Kasi sabi dyan sa 3, be not desirous of his dainties. Ano yung dainties? Dainty.
Kala na ano natin natadaanan niyo. Pag sinabing dainty, ito yung mga maganda niyang ginagamit. O pwedeng pagkain. O kung ano yung pinovide sa'yo. Nakakita ka na ba niyan? Yung dating ang mas gano'n, okay to ba, nakakain ka naman sa Japanese restaurant? Eh, syempre, hindi pa. Hindi naman tayo mga ano. Pero minsan ginagano'n ka, di ba, binabola ka eh. O, ako lang nagpakain sa'yo dyan, ha. Meron lang ibig sabihin yun, di ba? For they are deceitful meat. Ano yung meat? Pagkain. Ano yung deceitful? Nakakapandaya. Okay. Ayan, ganun ng Bible, pinapaalalahan ng kalalo yung mayayaman, hindi yan kumikilos ng ano, bigay lang. Kaya tayo, di ba, tinuturuan tayong maging giver. Lalo na sa mga bagay na alam mo na, na may pagkaka, may kabuluhan naman, tulad yan. Naka-encourage yung kapatid, nari, nakainin mo. Pero hindi, yung tayong mga likod ng Diyos, hindi tayo nag-iisip na ano bang mangyayari dito. Ito ba yung taong ano, naging member ba natin to? Mga ganun, iba meron ganun eh. Pag nag-usap yung mga pastor na, hindi lahat ha. Yung pastor natin, medyo okay-okay yun. Pero yung iba daw, ganun, talagang, sabi nga sa inyo, yung isang pastor daw, yung mga malaking magbigay, meron silang sariling ano dun. Kinikilala sila, may sarili silang upuan daw. Ito yung mga millionaires club, yung mga ganun pa sila. Sabi ko, umbira. Ganun din to mga to. But, pinapakain ka, pero ikaw ay niloloko na pala. Yun ang sinasabi dito. So, intindihin nyo yun. Alam mo yung, ano yung pinagpapalit mo dyan sa binibigay sa'yo. Eh, papakainin ko lang, networking. Pakainin ka lang ng, laking, maraming pagkain yun, 500. Tapos, pera ka na pala ng package, 12,000. Diba, ano yun? Ano yung 12,000? Sa ano nga tayo, si skincare. Medyo bubulahin ka lang, Ikaw, kaya mo ito, magiging mayama ka. Ganun lagi mga bumadya mga yan eh. Wala yung 12,000 yan. Madadoble mo agad yan sa ano. Mga banat niya mga yan eh. So, wag ganun, okay? Kaya sabi dyan, next dyan is, labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Paulit-ulit na yan sa Proverbs, diba? Yan din ang theme sa 1 Timothy 6. Okay, wag nagtatrabaho ka, hindi para umaman. Parang iba yan ha. Talagang iba ang Bible sa philosophy ng tao. Nagtatrabaho dapat tayo lang para makakain. Okay? Para makatulong. Okay? Kasama na yun kasi nakakatulong ka. Siyempre, bibigyan ka rin ng recompense. May reward, may sweldo. Natural yun. Pero hindi ka magtatrabaho para umaman. Gusto ko umaman. Pag ganun ang bungad agad yan, hindi yan worth it. Niwala kayo, mga bata pa kayo ha. Lalo yung mga bata especially. Kaya yung pinakaano dyan, binibilog yung ulo nyo. Diba? Diba sa mga colleges, ganoon na ganyan, pinapakita. Oh, kita mo naman, ang aming graduate. Eh, siya lang, ganyan-ganyan. Ilang percent din sa mga estudyante? Diba? Ibibida lang yung isang nakaano. Tapos yung iba daw, wala nang, yung iba daw, walang trabaho. Okay? Kaya dapat maging matalino kayo. Kaya inaano kami na si Alex eh. Maging matalino ka. Ngayon yung bata, wala rin ano. Ano sa buhay. Kasi nga, wala naman nag-a-advise sa kanya. Kaya sabi, tiwala ka sa Diyos. Sino magsasabi sa'yo? Na, si Christian. Sino magsasabi sa'yo? Tulad din, Salin. Talino nito. Ang matalino to eh. Sayang na sayang to pag gano'n. Nakapangasawa lang ang tambay, di ba? Ayun ang totoo. Ito, mga lalaki natin. Kahit lalaki ka, nabibingwit din niya ng mga babaeng ano. Nakikita kong gano'n, may potential yung lalaki. Nabingwit lang ng kung sinong ano, nilandian lang, wala na. Ayun ang totoo. Saan ka makakuha ng advice na kailangan mo? Sa salita ng Diyos. Kaya sabi dito, huwag ka magtrabaho para ikaw ay umaman. Gusto kong umaman? Mga gano'n, di ba? Laging networking yan eh. Kasi may umaman, sino bang hindi? Hindi ba tinatanong? Pero sa Bible, ang sinasabi dito, sakto lang eh. Hindi ikaw yung ipapainan kanya ng kahinaan mo, tapos sabay maihilo ka na, hindi mo na alam kung ano nangyari. Bakit nga ba ako napahamak? Di ba? Hindi gano'n. Kaya sabi ito, cease from thine own wisdom. Okay, may talino ka ba, Stephen? May konti, di ba? May sarili ka pang unawa. May konti, di ba? Ikaw, Peter, may talino ka ba? Diba?
Sir, matalino na rin to. Kaso, hindi pa sapat para, ano, na alam mo muna yung lahat lang, ano mo, hindi ka na may ganisang matanda sa'yo, sa magulang mo, and dami na experience niyan. Eh, anong pakailan mo sa tatay ko? So, ano mag-asawa eh, bakit ba? Ganun eh. Cease from thine own wisdom. Okay, mga bata? Hindi pa tapos yun, ah. Ito, magkang kasunod niya. Sabi diyan, wilt thou set thine eyes upon that which is not? Ano yun? Sa Tagalog, gusto mo bang, ano set thine eyes? Yung nakatitig, tititigan mo ba yung mga bagay na wala naman? Matulog nga ng yaman. Hindi mo alam kung anong meron dun eh. And then, may nakita ko, nag-ano, dati, uso yung nurse, di ba? Oh, nurse. Eh, oh, kaya lahat, kahit ang mahal nung tuition, hindi naman talaga gano'n yung matutunan mo. Kasi yun ang uso eh. Dami na gano'n dyan. Oh. Ang CCP, di ba? Nag-invest ng isang ano, building po. Puro nursing lang. So, ano mang hindi mo alam mangyayari sa buhay mo. Kaya sasabi lagi natin, sa Diyos ka magtiwala. Yung mga alam mo na ito yung kalooban ng Diyos, sundin mo. Hindi mo alam yung lahat na mangyayari sa buhay mo. Hindi mo naman malalaman. Wala namang gano'n eh. Hindi mo alam yun. Hindi mo malalaman. Okay, may mga clue lang dyan, pero ang mag-matter bandang uli yung kung yan ba ay kalooban ng Diyos. Okay? Marami rin yumaman na hindi kalooban ng Diyos, ano nangyari? May pinagpalit sila doon. Anong pinagpalit nila? May isang pamilya nila. Ang dami yan. Ah, trabaho, sa abroad. Hindi mo may pamilya mo dito, bahala na sila. Kailangan ko ng pera, hindi naman. Tuloy, makakaraos ka naman ng ano, hindi ka lang pabayaan ng Diyos eh. Pabayaan ka ba lang siya, magutom ka hanggang mamatay ka? Sa panahon natin ngayon, eh, tinatapon nga yung mga pagkain dyan eh. Diba? Sa mga tawin sa tinatapon yung pagkain, nakaasar ako eh. Minsan, nagproblem tayo, diba? Nagpapapayat tayo ngayon. Yun ang problema ng mga tao ngayon, kung paano papayat. Hindi mamatay sa gutom, hindi ito po yun. Basta masipag ka, hindi ka, okay? Kaya sabi dyan, ulitin ko, will thou set thine eyes? Titingin ka ba? Tititigan mo ba? Yung mga wala naman? Ay, lagi ako nakatingin sa ano, stock market. Ay, tumaas. Ay, bumaba. Ay, tumaas. Ay, bumaba. Ah, nakaduling dyan eh. Maduduling ka dyan, di mo na alam, ba't tumaas, ba't bumaba. For riches certainly make themselves wings, diba? Yung kayamanan daw, gumagawa ng sarili niyang pakpak. So, parang ganun niya, kaya stock market. Ay, nawala, bakit? Kaysa may konting explanation, hindi mo nang maintindihan. Iyak ka na lang. Diba? Nagtayo ka ng business. May nagsabi lang sa'yo, malakas ngayon ang ano. Ano ba? Ano malakas ngayon? Milk tea. Tama yan. Kaya dyan, may milk tea na dyan nga lang, diba? Ako din, mayroon akong milk tea dyan eh. Mura lang yung sa'kin, nasarap. Tinitimpla ko lang. English ano siya, English tea. Ang tapang nung. Basta meron ka lang ano. This message is brought to you in part by... Wag. Nakalimutan ko eh. Pero mura lang. Mas mura pa sa Lipton. Pero nasarap. Anyway. Yung iba yun. Di tataya ka dyan sa business na yan. Di nag-iisip ka lang yun. Naku, after 2 years, millionaire din ako. Ano nangyari? Hindi mo pala sigurado, di ba? So kaya huwag kang tumingin dun sa mga ganun. Magtingin ka sa Diyos, ano ba ang gusto ng Diyos sa akin? Kasi ultimately, yun ang magmamatter talaga. Kahit pa hindi ka umaman dito sa lupa, eh kung nalugod naman ang Diyos sa buhay mo, di ang reward mo sa langit, di mas malaki. Diba? Ngayon, hindi ka inuwala doon, wala ka sa buhay mo. Talo ka. Ang sabi ko kanina kayo. Ang sabi dyan, they fly away as an eagle toward heaven. Alam may kwento yan, may kanta, di ba? Ako ay may piso, binili ng lobo, di ko na nakita, lumipad na pala, sayang ang piso ko, ang bili ng lobo. Di ba? Kung pagkain sana, nabusog pa ako, di ba? So yung mga bagay na lumilipad, katulad sinasabi dito, inahalintulad yung kayamanan sa aba, pambira, parang eagle. Yung taas lumipad ng eagle, di ba? Lumilipad, mga pipigilan mo ba yan? Unless lumilipad ka rin. Kung mayroon kang void. Mabilis lang. Anong tawag doon? Ano yun? Void nga, ano yun?
Drone. Okay, pero wala ka doon, di ba? So yung kayamanan, mag-iingat ka dyan. Okay, yun ang sinasabi dito. Hindi sinabi niya hindi ka magpakasipag. Magpakasipag ka hanggat kaya mo. Sinasabi lagi nandito, huwag mong pagpapalit yung mga bagay na hindi mo dapat pagpalit. Pamilya mo, yung Panginoon mismo, yung church. Masayang oras ko eh, gusto mong pahinga. Ngayon madalas yung mga ano eh. Actually, hindi totoo yun. Yung i-invest mo sa church, makikinig na salita ng Diyos, mas malaki yung ano mo. Sa Proverbs nito, di ba? Sabi doon, unahin mo yung wisdom for his merchandise is far more precious than rubies. Alala niyo yun? Oo nga naman, yung ruby, mawala mo yun, malunok kung saan yun, wala na. Pero kung matalino ka, pwede ka magkaroon ng pera. At pag naiintindihan mo yung mga bagay-bagay, paano gumagana yan? Di, walang katapusan yan, di ba? So yun yan, okay? Ang bata, tandaan yan, ha? Kasi napansin ko yung mga kabataan, pag ganun, umiedad na, mag-iisip na yan. Naku, kailangan ko yumaman. Sa salibutan, yung laging inaano sa'yo, pag sinabi, may pangarap ka ba? Ang implication ng pera. Ang pangarap mo, oh, araw-araw ako nangarap eh. Pero actually, sinasabihan ka na pala na dapat, wala akong pangarap yung taong to, walang pangarap. Ibig sabihin, ayaw yumaman. As if naman, di ba? Ang daming sa Facebook. Hindi nila naisip yun na gano'n. Gusto mo bang yumaman? PM is key. Okay, hindi. Ang totoo, the word of God is key. Yun yun. Please the Lord. Amen? Dahil yung please the Lord. Matuwa sa iyo ang Diyos. Glorify God, malugod sa iyo ang Diyos. Hindi ka man yumaman, yung buhay mo mas maganda pa rin kaysa doon sa mayaman. Okay? Okay. Eat thou, ito, medyo iba na naman. Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meat. So, naulit yung dainty meat. Pero ano yung evil eye? Naulit na rin yung evil eye. Ano yung evil eye? Masama. Anong masama? Gano'ng masama? Paano masamang masama yung masama anong mata mo? Ano yung sabi? May muta o bulag ka or ano. Pag sinabing evil, ano ulit ito? Parang sira. Okay? Paano masabing sira yung ano? Talaga ano? Ah, ako. Kaya ako nagtatrabaho para yumaman. Isa yun. Mali na yun eh. Maraming ganyan sa atin. Ano pa? Ay, yung office mate ko, niloko ko. Okay lang yun kasi ganun naman talaga eh. May evil eye to. No? Iba yung nakikita, iba yung katotohanan. Okay? So, dapat kung ano yung katotohanan, yung nakikita mo, kaso nga, may mga niloloko. Okay? Paano mo makikita yun? Dito. Sa Bible, dito ka tinuturuan kung ano meron sa mundo, malalaman mo ano yung katotohanan at yung manluloko. Yun yun. At sinasabi pa dito, huwag kang kumain sa kanya. Kasi ano nangyayari ba pag kumakain kayo? Ako, kahit namin eh. Kapag sino mga office mate ko, di lahat sinasamahan ko eh. So, kasi ano pag-uusapan nyo dyan? Pag kayo magkakasama, sigurado, alam mo na, di ba, kung anong klaseng grupo yan. Nasama ko lang, talagang team ko. Kasi, ano yun eh. Pero pag, yan, kahit kung naalala nyo sa New Testament, sa 1 Corinthians sa atayan, di ba sabi doon, pag yung kapatid ay fornicator, o kaya, ano yung mga example doon? Extortioner, at saka railer. Okay, mga inaalis sa church, huwag kang kakain sa kanila. Kasi ngayon, pag kumakain kayo, siyempre mag-uusap kayo, magkaka-influensya kayo, eh kung mayabang-yabang pa yan, alam mo ba, nalulokong tao, hindi naman niya sabihin ganun eh. Pero, di ba? Okay tayo, social na social tayo. Ano ka ba mo ulit? Networking. Kaya stock market. Kaya bangko. So, ingat ka dyan. So, eat not the bread of him. Okay, pwede rin ano, yung boss mo, gano'n. Bakit ka nang, magka mag-a-apply dyan. Okay? Inulit yung dainty. Hindi kasi, yung buhay niya, nakita ko, ang sasarap ng kinakain niya lagi. Siguro, therefore, dapat siya yung sundan ko. Di ba, may mga ganyang ano, advice sa corporate, ano. Gusto mo maging successful? Sundan mo yung mga naging successful.
Doon ka kumuha ng advice. E kaso masyadong malawak yung ano yung sabi successful, mayaman lang. Eh, pwede man loko, di ba? So, okay, may mga tama to, pero ingatan mo. Nakaingatan mo yung mga pagdedesisyon mo. Huwag kang, may nakikita ka ng mali eh. Gusto mo, patuloy lang, baliwala sa'yo. Okay? So, ganun. Huwag kang ma... Ayun, yung pagkain niya, ano, may ginto eh. Ako, wala eh. Alam niyo ba? May ganun, di mo alam, di ba? May ganun, may mga pagkain may ginto. Baliw na yung mataw eh. Pero mahal. Okay. Ito yung sikat din na verse. Makibasa pa. Ready, go. For as she drinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saying it will be. But his heart is not with me. Okay. So, ganun pala niya. Pag kumakain ka, kasama mo siya. Kumakain kayo, sayan nyo. Pero yung iniisip niya, tsaka yung ginagawa niya sa'yo, sa sinasabi niya, hindi lang yun, mayroon mga deeper meaning lagi, may mga secondary meaning, sinusubukan kung ano ka, ganun yun eh. Diba? Lalo sa babao especially. Ganyan yan, tinaano ka na niya, itong taong to, kasama ko ba sa mga masamang gawain to? O syempre, kukwento niya, anong ginagawa ang kalokohan, pag tumatawa ka, eh ako nga, may ganyan ako, uy, sabi ko na nga ba, kakampi ko to. Ganun yan. Alam mo ba? So, kaya mag-iingat kayo. Huwag kayong ngayon pala, kaya sinasanay ko kayong maging soul winner. Eh, pag soul winner ka, hindi mo lang hindi kakahiya yan. Talagang hindi mo kakahiya yan. Ikaw yung matapang. Na hindi, malayo ka pa, alam nila, ito, huwag na natin subukan to. Pero, nag-epesto ng salita na Diyos, bakit natin ito sasamahan sa... So, hindi ka na rin matutokso kasi yun ang blessing dun. Kasi hindi ka na rin tutokso yun kasi... Diba? Hindi ka nasusubukan kasi malayo pa lang, alam na nilang gawain mo, diba? So, yan. Matindi yan. Pero gusto kong end dito yung, ano eh, yung sa 7, ay yung first part, diba? For as he thinketh in his heart, so is he. Ano yung sabihin nun? Madalas i-quote yan. Kasi kung ano daw yung nasa puso mo, ganun ka. Diba? So, kaya napansin nyo tayo, kung soul winning tayo, ano klaseng tao kaya to? Tanungin mo. Anong lalabas sa bibig niyan? Yun siya. Diba? Kanina, yung isang kanina doon, engineer. Ay, ligtas. Walang nakakatiyak. Ikaw ba, ligtas ka? Opo. I-share ko po sa inyo. Medyo na pag-ganyan siya. Pero, umiral yung ano, talagang Catholic ako eh. Bakit ba? So, pero, bawat sinasabi ng tao, bawat kaya pag soul winning tayo, tanong. Kung paano sumagot yung tao, maintindihan mo kung paano saan siya. Nangalala niyo yung Proverbs 25, di ba? Counseling the heart of man is like deep waters, but the man of understanding shall draw it out. Kahit gaano pa yung kalalim, tinatago mo ha? Sige, tago mo. Tanungin mo. Hindi sumagot. Sumagot na rin siya. Pag hindi siya sumagot, alam niyo, may mga tanong na sinasagot niya, iba hindi niya sinasagot. Patanong niya siya sumagot. Kung may pang-unawa ka. Hindi niyo? Ganda yan. Ako, nung dati, mahilig ako sa ganyan eh. Mga investigative ano. Dapat yun ang binabasa niyo. Okay. For as he that thinketh in his heart, so is he. So kung anong iniisip mo sa puso mo, yun ka. Ngayon, ganun pa rin. Ngayon, wala nagtatanong sa'yo, nag-iisip ka lang. Anong klaseng tao ba ako? May, nag-i-press siya dito, di ba? So, nag-iisip ka ngayon. May sinasabi si Pastor, ganyan. Kayo, huwag kayong ganyan. Ganito kayo. Ako kaya, mabuti kaya akong tao? Ikaw ang magtanong sarili mo. Kasi kung ano yung iniisip mo, ganun ka. Ngayon ba sinasabi, hindi ako, may tattoo ako dito, yung buhok ko laging magulo, tapos sasabi mo, maayos ka tao. Hindi, nakatingin ng Diyos sa puso ko. Oo nga, ano nakita ng Diyos? Di ba? Madalas hindi, again, siguro hindi naman lagi rin. Kasi iba talagang for some reason na nasanay lang siya sa ganong culture. Pero, mas maganda pa rin, lalo na pag ini-instruct ka, okay, ang taong maayos, sa lalaki, syempre, maayos ang gupit, okay, walang kulay, kung ano yung natural color, yun na, pantalon. Okay, nakita na yung pasto niya, para ako magkakasal, di ba? Sabi nga ni Banang eh. Sa labas, hindi naman tayo nakaganon, di ba? Kasi mainit eh.
Pero pag sa church, yun na yung ano, yun ang maganda. Yung pinakamaganda mong damit, suot mo na sa church. Kasi yun yun eh, haharap tayo sa Panginoon. Sabi nga, worship ka tapos suot mo yung pinakapangit. No, wala talaga, okay lang yun, di ba? Kaya ito, bibili natin ito sa Taytay eh. Okay. Lalaki na kasi itong mga anak namin eh. Stito, pag nakikita ko. Okay. The morsel, oh, saan ba tayo? Aga pa, no? The morsel which thou hast eaten, paibasa nga po, ready, go. The morsel which thou hast eaten, shall thou vomit up and lose thy sweet words. Ano yung morsel po? Ito ay? Isang maliit na piece ng pagkain. Ano ba? Yun yun, yung morsel of bread, yun, maliit na pagkain. Which thou hast eaten, shall thou vomit up and lose thy sweet words. Ano sabihin nun? So, ano yung negative dyan? Negative ba yung positive? Siyempre, hindi. Suka, di ba? Pag sinabing vomit, so suka mo. So, yung pinaka-clue dyan, sa last part, sabi dyan, and lose thy sweet words. So, meron din sa Bible na pag nasobrang ka ng honey, ayun, mga bata, matamis, di ba? Gusto natin lagi matamis. Pero alam niyo ba, pag nasobrang ka dyan, ano mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka, magkaka-diabetes ka. Pero sabi din sa Bible, masusuka mo yan. Eh. So, para sa sabi dito, ganun. Pag puro sweet words, sino dito yung mahilig sa sweet words? Alam niyo yan? Itong mga, siyempre, itong mga nasa frontliner ng customer service, lagi yan ano eh, tinetrain sila. Diba? Tinetrain sila na polite, magalang, hindi lang magalang, pag sales ka, hindi lang magalang. Talagang ano yan. Kahit hindi totoo, alam mo, bagay na bagay sa'yo, kahit hindi. Ganyan yan eh. Yung nagbenta sa akin ng insurance, kung ano na pinapansin, saan ganda ng wilos mo, saan mo na ano yan. Bigay lang to eh. Ay, ganun eh. Okay, parang sinasabi, ano sinasabi ngayon dito? So, pag ikaw daw ay, yan, ibig sabihin lang, mag-ingat ka sa sweet words. So, isusukan mo rin kasi yan. Okay, parang ganun sinasabi. Okay, at yun ang na-observe natin sa mga ganyan. Ang babait niya kasi tabaho, bandang huli, palamura na. Ngayon, kasi, siguro, dahil kailangan ko lang gawin to, kaya ako mga ganyan. Kailangan ko gawin to eh. Hindi naging natural sa kanya yung sweet words. Diba sabi ko sa speaker? Oo. Ano nangyari? Speaker lang yun. Yan. Okay? Okay, basa ko. Ready? Next. So go. Speak not in the ears of a fool, for you will despise the wisdom of thy words. Okay, napansin nyo, soul winning din tayo. Okay. Itong mensahe ng kaligtasan ng Panginoon. Ganda yan eh. Ano yan? Wala akong panahon. Okay. Kasi iba matuloy, latawanan ka pa minsan pag yung nagiinuman. Lagi yan, di ko alam bakit, pero yun talaga yan eh, mga marker yan eh. Siguro, hindi dahil matalino sila, pero natutunan nila na imak, yung katawan nga nila, sinisira nila eh. Diba? Kaya mag-ingat kayo dyan, sinasabi dito. Ngayon, tayo ay susubukan lagi natin na sila i-win. Andun lagi yun, default natin yun. Pero kaya sinasabi dito, pag nalaman mo, itong taong to, loko-loko to. Sinasabi ng Panginoon ngayon, huwag na. Huwag mo na ipilit yung magandang bagay sa kanya. Eh, loko-loko eh. So, anong gagawin mo? Di, sa iba ka na lang. Kasi ayaw natin yung wisdom, yung salita ng Diyos, yung Panginoon mismo, ayaw natin nakabastos yan, siyempre. So, kaya, importante sa atin, yan ang ano natin eh. Valuable sa atin yan, tapos babastos siya ng usino. So, para hindi na tayo yung maasal, di ba? Hindi naman siya deserving, alisan mo na lang. Igalang mo rin, bigyan mo ng konting galang, tapos, kawawa lang ang tatawag to. Ganun lang. Kaya sabi dyan ng Bible, di ba? Pag nakita mong loko-loko, huwag na. Kaya ito, pag napansin nyo ito, ha?
Ba't kaya ako hindi pinakausap ni Pastor? Ba't ako pinakausap ni Tatay? Eh, siyempre, tumaan ako, kailangan ko kausapin. Pero, ganun. Tayo, pag marami na tayo, member, hindi ka kinakausap. Hindi naman, darating talaga yung minsan. Ibig sabihin, may kalokohan ka nun. So, dumating rin ako dyan. Ganun talaga eh. Minsan, ganun. Tinusubo ako yung pastor mo eh. Magagaling kaya to. Hindi na magagaling to eh. Nasa Catholic ka, hindi magagaling sa'yo. Baptist. Nakikita mo. Okay? So, simple lang, di ba? Huwag mo na siyang kausapin. Kasi nga, loko-loko. Baliw. Ayaw mo namang... Okay. So, doon ka na lang sa ibang tao. Next. Go. Remove not the old landmark and enter not in the fields of harvest. Isa pa. For their Redeemer is mighty. He shall bring their cause with thee. Okay. So, medyo may nakadaanan tayong ganyan, di ba? Yung ancient landmark naman, di ba? Remove not the ancient landmarks which your father have set. Parang gano'n, di ba? So, ngayon naman, ibang landmark naman to. Pero parang gano'n din, ano? Ganyan landmark? Ano yung landmark? Mohon, di ba? Bakit may mohon dyan? Hanggang dito lang yung pag-aari mo, paglagpas dyan, sa kanya na, di ba? Nalala niyo si, sino ba yun? Nabal ba? Si Nabal nga, yung pinatay ni Ahab, Jezebel. Nabal ba yun? Ano nga, ni David? Nastok. Si Nibal. Sino yung may-ari nung ano na inagaw ni Jezebel? Kalimutan ka. Anyway, wala sa isip ko. Kasi sabi niya, diba, mahirap siya. Eh, hari ako. Gusto kong kunin yung lupa niya. Eh sabi dito, diba, alam niyo naman yung paghahati-hati nila ng lupa nila doon, di ba? Nang nabasa nila ba yung judges? Hinati, itong ganito, kay ganito, itong ganito, kanya. Sa kanya yun? Kahit sa atin ngayon, di pwede basta magnakawan, di ba? Eh mahirap siya. Eh, walang pampabakod. Pero may mohon. Kasi nag-set to ng gobyerno, di ba? Huwag mo daw ano yun, no? Huwag mong pasukin. Huwag mong i-oppress yung mahirap. Bakit? Sabi kasi dyan, for the Redeemer is mighty. Sino ang Redeemer? Siyempre, ang Diyos. Ngayon, ano mo yan, malalamangan mo yan, pero ang Diyos, pag Diyos ang ano sa'yo, gumante. Hindi, mayaman ako eh. Magkasakit ka. Sige nga. Kasi sabi sa atin niya, kung sakaling darating yung panahon na ito, ng mga kuya-kuya, malakas ako sa kapatid ko, gusto, banggain ko kaya ito pag nasal ako. Laki ng katawang ko eh. Eh, sinong redeemer ng malit yung kapatid? Oh, si tatay. Kaya kanina, napalo si Aiden eh. Ganun yan si Shana eh. Ang laki ko eh. Hindi palo siya. Diba? Ang Diyos, ganun. Ama, wala itong mga gawa sa korte. Naku, bayaran ko lang yung judge eh. Eh, pag ginantihan ka ng Diyos, magkaroon ka ng sakit na ano, diba? Ang dami ka nating alam. Ang yaman, naghihirap dahil sa sakit. Yung iba, tanda na, ang dami pang anak, wala pang ipon, pero wala sakit. Masaya. Yun ang ganun eh. Diba? Mamamatay yun, tapos mamamatay isang gabi lang. Walang gastos. Yun ang maganda dun. Kaya wag na wag. Okay? Especially yung mga mahirap na alam mong walang magagawa dahil nga mahirap eh. Tapos pupuntiriyahin mo pa. Okay? Ganun din mga bata. Ganun sa trabaho din. Ako, lalo sa trabaho. O bakit yung isa walang ano, ganyan? Baya mo, walang magagawa yan. Ganda niya kahit saan. So, mag-ingat ka. Okay? May takot ka sa Diyos, huwag. Wala kang takot sa Diyos, matakot ka sa Diyos. Okay, ready, next po. Ready, go. Why thy heart unto instruction and thy ears to the words of knowledge? Isa pa. Ay, sorry. Okay na po yung ano. So, ito, medyo very common na sa, ano, di ba, sa Proverbs. Apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of knowledge. So, medyo, again, naiiba lang. Yung iba, minsan, apply thine heart unto wisdom, di ba? Ito naman, instruction. So, yung instruction, yung wisdom, syempre, maganda yan. Pag naintindihan mo yung, ang talino niya, gagayahin ko siya.
Pero minsan, instruction lang binigay sa'yo, di mo maintindihan kung para saan. Napaka... Kailangan, ano, tugbas lagi. Hindi lang maisira ang ngipi ko sa ngayon, hindi mo alam. Pero kung di ka nakinig, magsisisiya mo yung bandang uli. Yung ngipin pala, hindi pala pwede din. Magpapasta ako, iba yung pasta na wala rin yan. Walang perfecto na, ano, pinakamaganda lagi, natural. Ano pa yung instruction sa inyo ng mga magulang na? Kumain ka na mabuti. Ano pa? Huwag kang magsinungaling. Okay, huwag kang matulog sa service. Mga ganun eh. Ano pa? Umaten ka, syempre, umaten ka sa service. Maaga ka lagi. Ano pa? Ha? Then, oh, huwag ka mag-boyfriend o girlfriend ng unbeliever. Hindi man lang palatay, tapos ipapantay mo yung sarili mo. Pag kayo mag-aasawa kayo, ganun yun. Eh kung hindi ka pa nga save, na-save ka muna. Pero save ka na, huwag kang papatol sa hindi anak ng Diyos. Okay, maging matalino ka. Instruction lagi, pinapaulit-ulit sa church, tapos hindi mo pa, ano, hindi mo in-apply yung puso mo doon. Ano in-apply mo? Wala lang. Alam ko lang yun, pero mas matalino ako sa pastor eh. Atay ka. And then ears to the words of knowledge. So, isa bilang no, laging pakikinggan yung pangunawa nga na meron ng Diyos. Okay? Words of knowledge. So, nasan ba yung words of knowledge? Yung pinaka yung Bible, pero minsan yung matanda. Minsan may mga, yan, yung halagang nag-aaral ng salita ng Diyos, tapos wala kang pakialam sa kanya. Okay? Apply mo yung puso mo, tsaka yung tenga mo. Doon kang makinig, hindi yung sinabi ng kapitbahay ko. Sino ba yung kapitbahay mo? Nag-aral ba yun ng Bible? Diba? Kaya niya, lagi nasabi sa inyo, si daddy dati, di ba, galit sa akin yung dati. Hindi naman siya, tap ko lang. Iniisip ko noon, hindi naman makikinig, di ko naman kilala itong pastor namin. Pero iniisip ko, ito, kasi nag-aaral sa salita ng Diyos. Saka medyo simpleng tao lang din yan. Pero nakita ko, ba't yung decision niya tama? Kasi nga, sumusunod siya sa salita ng Diyos. O, paano yun? Diba? Kasi yung aptitude, parang computer yan, diba? Alam niya computer? O, anong pinasok mo dyan, ang bilis nga ng computer, 586. Alam, hindi yun ever. Anong pinakamabilis ngayon? Yung napakabilis nga, nasa cloud na, diba? i7, kunwari, 4 gigahertz, kung ano man yan. Ang in-install mo, kalokohan. Walang laman. Okay, yung hard disk 2 terabytes ang nilagay mo lang, konti lang. Ano nga, hatakin mo doon, ang bilis ka ng computer mo. Bali, wala eh. Ganun yan, di pwede pag malaki matalino ka. Ano ba nilalagay mo sa utak mo? Anong nilalagay mo sa kaluluwa mo, especially sa spirito mo? Ligtas ka ba? Kung ligtas ka, punong-puno ka ba ng salita ng Diyos? Instruction ng Diyos? O ano, puro kayabangan? Kaya yung sinasabi natin sa mga bata especially, kahit sa matanda. Pag nakita mo, okay, matanda na ako, kaso ang katotohanan, hindi ako na-train. Hindi ako nakapunta sa maayos na church ng matagal na panahon. Hindi ko papatay yung sarili ko dun sa medyo pinagpala sa ganung bagay. Ano ba? Ganun lang yun eh. Kaya ako, yun o, may ang galang mo dapat sa tao, sakto lang. Okay? Alamin mo muna. Anong klase tao ba to? Mahal madyang Diyos talaga. Diba? So, tapusin na natin to dito last. Ay, matagal to eh. Sige, sabitin na natin. Okay, magkakasama yan eh. Dito na lang muna tayo. May question ba? O, yung next time ha, huwag ka mawawala, Stephen. O, word of correction na naman. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Okay, nagpapala sa amin sa magitan ng salita po, napakaganda Panginoon, napakatalino Lord. Ang instruction dito ay kung panghahawa ka lang talaga namin, magtitiwala kami na ito totoo, ito totoo talaga. We pray na kayo po nagabayin niyo bawat isa Lord, masayang salamat na bago namin nakasama Lord, si Christian Lord, pagbabayin niyo po Lord siya, maging matalino siya Lord, to the point na magtiwala sa inyo, to the point nga rin po na hanapin niya inyong kalooban sa inyong salita at sa inyong iglesia. So we pray na sa kanya rin po Lord, si Ezekiel, si Salin, Panginoon, si Vanna Lord, na makasama namin sila ng madalas.
yung matalino sila, magtiwala sila sa inyo, kung yung mga kabuti sa kanila, kayo naman po nakakalam, so we pray na magtiwala kami sa inyo at hanapin namin yung katuwiran sa umagitan ng church services at preaching ng salita ng Diyos. Kaya pumalalhati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.